Hello mga kabayan, this is MJ, your OFW vlogger here in Hong Kong. So mga kabayan, madali ang vlog lang po ito. Meron lang po tayo share na topic. This question is from one of my followers sa aking page. So kinuha ko yung question niya and ito yung maging topic natin ngayon. So this is my page nga pala. Please like, comment and follow na rin po. Yung link ilalagay ko po sa ating description box below. And of course, for this channel, mga kabayan, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para ma-notify kayo for my next vlog. So yung kababayan natin na nag-message sa atin sa Facebook page, ang sabi niya, ano daw yung pwede niyang gawin? Kasi nirefuse daw yung kanyang visa application. Ang hirap nga naman talaga nito guys kapag na-refuse yung visa. Kasi syempre, di ba, nandito tayo para magtrabaho sa Hong Kong. Gusto natin makatulong sa ating pamilya sa Pilipinas. Tapos biglang ma-refuse yung ating visa. So, pag na-refuse yung ating visa, syempre pauwiin ka ng immigration. Kaya nga tayo punta dito sa pambansa, di ba, para kumita. So, paano na yan ngayon kapag naka-uwi ka ng Pilipinas? Tapos wala kang trabaho doon. Syempre, di ba, inaasahan pa naman natin na makapag-work tayo para makatulong tayo sa pamilya. Mahirap nga naman talaga yung ganito, pero wala tayong magagawa kapag ka-immigration na po yung nagsabi na magde-decide sila na i-refuse yung visa mo or denied yung visa mo and then bibigyan ka nila ng letter na sabihin sa iyo pauwiin ka na ng Pilipinas. So sabi ko baka may nagawa kang violation habang nandito ka sa ibang bansa, habang nandito ka sa Hong Kong. So ang sagot niya sa akin na terminate daw siya twice within a year. Ganito yun mga kabayan, habang nandito tayo sa ibang bansa, kailangan talaga natin na iwasan ang ganun. Yung iba nga nagtitiis talaga. Like for example, yung mga amo nila ay medyo stricto, medyo, alam mo, may ugali talaga. Pero tinitiis nila ang kanilang mga amo. Kasi mahirap kapag ka nag-terminate ka, for example, mag-terminate mo or sila nag-terminate sa'yo. Tapos, alam mo yung paiba-iba ka ng amo? Parang walang ano ba? Hindi ka nagsasettle sa isang amo, yung iba talaga tinitiis. Ang importante lang dyan ay hindi ka sinasaktan physically at hindi ka naman siguro ginugutom, ganyan. Kasi may batas dito sa Hong Kong eh, pwede ka namang magreklamo. So for an OFW like me na 5 years na ho dito sa Hong Kong mga kababayan, masasabi ko lang talaga dito, maganda dito sa Hong Kong kasi nakakapagreklamo ka, parang protected ka ng law at tinerminate mo yung contract mo or sila yung magterminate sa'yo. Mahirap kasi magkakaroon ka ng record sa immigration. So yung nangyari sa kanya, twice na na-terminate siya within a year. So dun pa lang, masabi ko na talaga, kaya naman pala na dineny o na-refuse yung kanyang visa application dahil dun. Siyempre, tinanong ko na rin yung isa sa mga kababayan natin dito na friend ko about dyan. At isa rin yung sinabi niya, kaya na-refuse dahil dun sa termination na yun na twice. Within a year. Ngayon, masabi ko lang, parang advice ko lang sa OFW, tiis-tiis na lang po talaga tayo. Ang importante lang talaga, hindi tayo masaktan physically. Ang magiging advice ko lang talaga for us OFWs, ako bilang isang OFW, 5 years here in Hong Kong, at isang amo lang po, kaawaan ng Diyos. May mga time talaga na masungit yung amo, ay napapagalitan ka, ganyan. Pero ako kasi, tinitiis ko lang. And pinag-iigihan ko lang talaga yung work ko. So, tsaka, isa pa guys, alam naman natin yung rule natin or I mean yung rights natin dito sa Hong Kong bilang isang OFW, di ba? And syempre pag-igihan natin yung work natin para nasa ganun, matuwa naman si bossing and hindi tayo terminate at hindi tayo magkakaroon ng problema na mag-cause ng termination ng contract natin. So katulad ganun yan sa kanya, twice na nag-terminate within a year lang. So mahirap yung ganun kasi may possibility na hindi ka na makapag-work dito sa Hong Kong. Though, meron ka namang pwedeng gawin, pwede mong ilaban kung naniniwala ka talaga na deserving ka pa na mag-work. Hindi ko lang alam kung kakagat sila. So, meron akong nabasa sa Google kasi ginugol ko po yung case na yun about sa termination of contract twice that bakit na-deny or bakit na-refuse. So, yung process po yan matagal. Yung iba, inabot ng 6 months to 1 year. Kasi kailangan mong magbigay ng proof para sa ganun, maano talaga yung immigration na bigyan ka pa ng chance to work here in Hong Kong. So mga kabayan, yan ang po mas share ko sa ating vlog po ngayon. And